Sa kabila ng maraming mga taon na ginugol ng ating kabayan sa kanyang pag-aabroad, mayroon siyang kahilingan na dapat anyang matatanggap niya. Ito ang Pilipinas Online Bantay OCW sa ating Bantay Kaso, dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay. Bantay OCW. Bantay OCW. Sampung taon na naglingkod sa Kuwait ang ating kabayan. Alamin nga natin ano nga ba itong dapat niyang matatanggap bago siya pauwiin. Narito si Lian Bernardino. Hi Lian! Hello po! Magandang umaga. Saan ka sa Kuwait? Dito po, sa Bahia po. Sa Bahia, Kuwait. Sa loob ng 10 years, Lian, same employer, siya lang ang employer mo? Opo, siya lang po. Yung matanda po, inaalagaan po. Parang naging regalo ako nung anak niya sa kanya para magbantay sa kanya. Ang pinakauna pong employer ko po talaga ay yung anak niyang lalaki. So parang binili lang niya po ako sa agency para iregalo po sa nanay niya na magbabantay po sa nanay niya. Ilang taon na po yung nanay? Ano na po, 80. 80 plus na po siya. Kumusta yung nanay? May sakit sobrang ba ang inalagaan mo? Complicated. Lahat po meron siya. May kidney failure, may hypertension, may sugar. Nung kailan lang po yun na nagkaroon na din po siya ng battery sa puso. Parang yun na rin po yung nagdugtong sa buhay niya. Tapos after 5 years po, yun, natapos na rin po siguro yung ano ng battery, yung nawala na din po siya. Pacemaker po. Opo, pacemaker. So, caregiver ka? Parang ganun po ang labas. Kasi sabi po sa akin, hindi ko po alam na ganun. Akala ko po maglilinis lang dito or ganyan. Tapos naging tagabantay po ako ng matanda. Inining po ako sa mga iba't ibang, nagpunta po kami ng Saudi, ng Jordan. Tapos yung doctor na po yung nag-i-instruct sa akin kung paano mag-inject. Nag-i-inject po din ako sa sugar at saka po sa dugo. Nag-check ng vitals, lahat. Ako po lahat. Tapos sumasama sa ospital sa mga check-ups, ganun. Mabait yung employer mo kasi sabi mo, well, 10 years ka na dyan. Siya lang po yung dahilan kung bakit po bumabalik-balik ako dito kasi po, iniiyakan po talaga niya ako na sabi niya, nung pag nagbabakasyon ako, kahit medyo naiisip ko na parang ayoko nang bumalik kasi iba po yung ugali ng mga anak niyang babae. Ginagawan po ako minsan ng kwento, ng problema kasi nagsiselos po dahil mahal na mahal ako nung nanay nila dahil syempre ako po nag-aasikaso eh. At saka tinuturing, yung pag-aasikaso ko po sa kanya talagang naiiyak ko. Parang ano ko po, parang sarili ko pong pamilya. Yun po, hindi ganyan naman tayo mga Pinoy eh, di ba? Malasakit ng kapamilya pag nag-alaga. Opo, kaya sobrang minahal din ako nung matanda kasi iba daw po talaga ako yung mga ginagawa ko. Hindi daw po kayang gawin ng mga anak niya. Ganun. Totoo yan. Kailan namatay ang matanda, ang nanay? Nakaisang buwan na po. Kasi sa kanila po, pag namatay, diretso libing. Tapos parang wala na, parang... Eh sa akin po sobrang sakit. Lagi po ako nandito sa loob. Parang ang hirap-hirap pong tanggapin. Lagi akong umiiyak, kumahagulgul ako dito sa loob sila. Parang wala lang. Pagkawala nung matanda, nagtatawanan na sila. May bisita, ganyan. Sabi ko 3 days pa lang nakakawala yung matanda. Parang wala lang sa kanila. Iba sa'yo yun, Lian. Kasi araw-araw kayong magkasama nung matanda. Parang okay. Nanay mo na rin siya. Magkasama din po kami natutulog sa ano, magkasama po kami sa kwarto, isang kwarto lang po kami. Oh, kaya nga talagang ipagdaramdam mo ng gusto ang pagkamatay ng nanay. Ngayon, itong bahay na tinitiran mo, diyan din ba sila? Diyan din ba ang nanay? Nasa isang bahay kayo ng mga anak niya? Bahay po talaga ito ng matatanda. Yung mga anak niya po may mga sariling pamilya na iba't ibang bahay na po sila. Pumupunta po dito every Thursday kasi walang pasok po dito ng Friday, Saturday. Sunday na po ang pasok nila. So nagstay po sila ng Thursday ng gabi. Diretso po matutulog sila dito hanggang Saturday ng gabi. Uuwi na po sa mga bahay nila. So andito po sila lahat ng mga time na yun. Ilan po ang anak? 8 po, 4 na lalaki, 4 na babae. Uy, ang dami. So pag every week, nakikita mo yung mga anak niya? Nandiyan lahat? Opo, nandito po sila, nag-stay po sila. Ah, papa, ano yung naging problema mo sa mga anak na babae?
Yun po, hindi ko po alam. Lagi silang may sinusumbong sa matanda na yung katulong mo, ganito, ganyan. May ginagawang, ano, may kausap na lalaki. Mga ganun po, basta. Gumagawa talaga po sila ng problema sa akin kasi nga po, nagseselos sila dahil yung matanda, lagi pong nakaano sa akin. Kung pag nagkakaroon kami ng argument ng mga anak niya, sa akin po, sa side ko po, lagi nakaano yung nanay nila. Kaya nagagalit po sila kasi bakit ganun sila daw po yung anak pero mas ako daw po yung laging ano pinapaniga ng nanay nila. Nung namatay ang nanay, anong usapan nyo? May kumausap na ba sa'yo sa mga anak niya? Opo, yung lagi pong kumakausap sa akin yung nandito lang po sa tabi ng bahay namin, yung bunsong lalaki. Siya po nagsabi sa akin na bago mawala daw po si nanay niya, inahabilin daw po ako sa kanya, naingatan daw po ako. Kaso po nung kailan lang po ngayon, inaway siya ng mga anak, yung mga kapatid niyang babae na sabi, total wala naman na si nanay, paalisin mo na yan ang kanyang katulong, sabing ganun. Eh di, ako naman ng... po, wala pong magawa yung ano kasi panganay po na babae yung umaaway sa kanya. So wala, nag-hysterical po siya, lagi po siyang sumisigaw na ano. Kaya nahihiya na lang po yung ano sa kapitbahay, naririnig po ng kapitbahay na nag ano siya, nag-iingay siya na gano'n, napaalisin na daw yung katulong kasi ang dami daw pong katulong dito, wala daw pong papasahod. Eh hindi naman po sila nagpapasahod yung matanda pong lalaki, yung natatanggap niya pa yung buwan. Asawa. Opo, yun po, binabantayan ko ngayon tuwing gabi. O yun naman pala eh, meron ka palang trabaho pa. Gusto na po nila ako kasi po, naiinis po, hindi ko alam sa kanila, but sobrang naiinis po sila sa akin. Oo, ilan taon na yung matandang lalaki? Ayun, 10 years po ang gap nila. It, kung, ano, 90 plus na din, nagda 90 na po yung ano, matandang lalaki. Nag-uulyanin na po siya, hindi na po minsan makakilala. Ay, baka naman ikaw yung gusto rin nilang mag-alaga dun sa matandang lalaki. Yun po ang gustong mangyari nung mga lalaki po dito na anak ng amo ko. Oh. Kaso yung mga babae po yung ayaw kasi hindi ko po alam ba't naiinis sila sa akin hanggang ngayon. So ngayon, anong huli? Anong huling napag-usapan nyo? Yun po, sabi niya, ano, mag-stay ka dito ha, tulungan mo ako sa tatay ko kasi hindi ko siya, kasi po yung matandas, ako rin po laging hinahanap eh. Mabuting kalusugan? Posible yan. Kung malakas ang resistensya ng katawan, iwas sakit yan. Narito na ang King's Herbal Capsule. 23 years ng partner pang kalusugan, ang King's Herbal Liquid at ngayon may kapsula na. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal plus premium at ito iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule sapagkat ang gumawa ng liquid at ang gumawa ng capsule, ako po. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Paalala lang po, hindi po ito gamot sa anumang uri ng sakit. May trabaho ka doon sa matandang lalaki? Pagkatapos anong sabi mo, pinauwi ka na? Opo, magagawa naman daw po nila yun ng paraan. Kukuha po siguro ng nurse or hindi ko po alam. Pero hanggang ngayon, wala naman po eh. Kailan ka daw uuwi? Yun, binigyan na po ako ng ticket eh. Nagulat po ako, bigla na lang binigyan ng sabi. Eh sabi ko po, sige, pagbigyan ko yung bunsong lalaki, sabi sa akin, January daw. Kasi umiiyak na nga din po ako. Kasi ang sama po ng loob ko eh, na nawala po yung ano, parang nandito po ako, parang nakikita ko siya lagi, ganun, iiyak po ako, ganun, sabi ko pwedeng magpahinga muna ako sa amin, magbakasyon ako. Pinagbigyan naman po niya ako, kaso sabi niya, January pa daw. Tapos nagulat ako, kinausap ulit siya ng mga babae, nangungulit po talaga na pauwi na ako, nagulat na lang po ako, binigyan ako ng ticket na ano, sa December 25 daw po, yung ano. Yung flight mo. Naku. Oh. So, pauwi ka na pala. Opo, wala po akong chance na ano, parang hindi ko alam, baka tinaon nila na holiday. Hindi, sarado po yung ano, hindi pa ako dun makapunta sa OWA para makahingi lang po sana ng paper para sa indemnity, yun ang ipapakita ko sa kanila. Nakatunayan na meron po talaga akong matatanggap. So, ang hinahabol mo ngayon, Leanne,
yung indemnity pay mo sa loob ng 10 years na pagtatrabaho mo sa iisang employer, tama ba? Opo, nakasulat po kasi yun sa contract na equivalent dapat ang matatanggap. Equivalent po ng magkano yun? Dapat po ang matatanggap sa loob ng 2 taon ay kada 1 taon dapat ang matatanggap ko na compensation ay patumbas ng 1 buong sahod ko, which is 180 dinar. Sa equivalent po yung sa atin ay 28,000 po. So sa 10 taon, times 10 yun. Opo, kaso parang sobrang imposible pong magbigay sila ng ganun kasi yung sahod ko nga po hindi po buong binigay eh. Kasi po ang sahod ko po ay kalahati binibigay po ng matandang lalaki kasi siya po talaga yung employer ko. At ang kalahati po binibigay nung alaga kong matanda. Ay pumanaw na po siya, so parang dinisregard na po nila yun, parang hindi na siguro nila ibibigay yun. Kaya yun po, hindi po kumpleto yung sahod ko eh, na binigay. Yung 50 po, hindi po binigay. 10 years ago, Leanne, may agency, may ahensya ka na nagpaalis sa'yo? Opo, may agency po ako. Pero nung bumalik po ako nito, after ng 2 years contract ko, transfer na po ako. So parang wala na sa akin ano yung agency. Kasi transfer na ako mismo sa pangalan ng employer ko. So tuwing babalik ako, hindi na siya, direkta na po, hindi na po dadaan sa agency. Pero may record ka sa OWA na every 2 years, opo, tama? Nagbabayad po ako dun sa OWA tuwing ano, opo, nagbabayad po. Nagre-renew po ako dun lagi sa ano, sa embassy. Every 2 years. So may record ka sa embassy, nandyan ang patunay na 10 years ka dyan sa employer na yan. Kaya lang holiday na kasi ngayon, kaya hindi ka na makapunta ng embassy. Mm-mm po. Eh, kapauwi ka na eh. Diba? Ayan mo, di pagdating mo rito, dito mo habulin yan. Pwede po ba yun? Kung uuwi ka na naman na, at hindi ka rin naman makapag-file na dyan sa embassy, dito mo na yan habulin. Pagkatapos yung ating Department of Migrant Workers naman ang makikipag-ugnayan sa Philippine Embassy dyan. O, saan ka ba na uwi dito sa Pilipinas? Sa Santa Maria, Bulacan po. Ah, malapit lang. Oo, nandito ka lang naman pala, malapit sa Maynila. Sige, kung makaka-uwi ka, pag-uwi mo, kumunik ka ulit sa amin at nang matulungan ka namin. Opo, maraming salamat po kasi alam naman po kasi nila na hindi po nga ako nakaipon kahit 10 taon po ako dito dahil ano, may housing loan po ako sa Pag-ibig na binabayaran. So ako rin po yung breadwinner sa family namin. Ako lang inaasahan kaya hindi po ako nakapag-ipon. So uuwi ako. Wala akong pera kaya inaasahan ko po sana na bibigyan nila ako kahit pang pocket money. Pero ang sabi po nila wala daw po silang pera. So yun, iniisip ko po kung paano. Wala ka makakausap ng personal dyan, one last try, na ito ka mo yung dapat pa na matatanggap mo bago ka man lang umalis. Try mo. Yung bunso pong anak na lalaki, kinausap ko po siya. Sabi niya po, huwag kang mag-alala kasi hinabiling ka sa akin ng nanay ko. Mabait naman po yun siya, pero hindi ko po, siyempre, hindi ko naman din po sigurado kung ganun po talaga yung gagawin niya. Sabi niya po, papadala na lang daw po niya sa akin. Pag nakalikom daw po siya ng pera doon sa mga kapatid niya, ipapadala daw po niya sa akin once na umuwi na po ako ng Pilipinas. Hiningi niya po sa akin po yung details po para maipadala daw po niya sa akin yung tulong na ibibigay niya. Hingan mo siya ng kasulatan man lang na sa sinasabi niyang padadalang kanya ng ganung amount. Ang hirap po kasi nilang kausap eh. Hindi po sila talaga mahilig makipag-cooperate sa mga ganun-ganun. Okay, may ilang araw pa tayo. Anyway, yung mga detalye ng iyong pag-abroad, nasaan ka, employer mo, meron na ba kaming kopya niya na ipadala mo na ba sa message mo sa amin? Hindi pa po. Okay, kung may mga detalye ka, ipadala mo agad sa amin kasi baka may magawa pa tayo. Okay po. Bago ka umuwi. Okay. Tapos kung uuwi ka at makauwi ka na talaga, dito natin habulin pag uwi mo ng Pilipinas. Okay po, maraming salamat po, ma'am. Okay, sige, magkita tayo sa iyong pagbabalik, ha? O ano, masakit ang dibdib mo. Naku, masama po kasi yung, sobrang masama po yung loob mo. Opo, kasi deserve ko na totoo naman po yun talaga. Pero hindi po nila, ayaw po nilang ibigay sa akin. Ayan, magkoconnect kami ngayon. Ha? Kung may mga official pa naman, kahit holiday na, may mga official pa tayo makakausap at nang mahabol bago ka makauwi dyan.
Okay? O, relax na muna dyan. Relax. Ang importante, makakauwi ka, makakabalik ka na ng Pilipinas, makikita mo ng mga mahal mo sa buhay. Saka natin habulin yung mga hinahabol mo sa kanila. Thank you ha. Thank you sa message mo sa amin. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Ayan mga kaibigan, si Leanne Bernardino na nasa Kuwait ngayon. Imagine 10 years na nagtrabaho si Leanne sa isang employer at nung mamatay nga ang nanay, eto na po. Bigla nagulat na lamang siya na pinauwi na siya at may ticket na raw siya before the year ends ay papauwi siya nitong 2022. At para sa ating bantay kaso update, natuloy nga na mapauwi noong December 25 si Leanne Bernardino at pinangakuan siya na bibigyan na lamang ng 300 Kuwaiti dinar pero ang katotohanan 100 lamang ang ibinigay sa kanya. Palibasa 10 years na na nagtatrabaho sa Kuwait ang ating kabayan sa iisang employer, wala nang agency na humahawak sa kanya at sinasabi ngang direct hire na ang trato kay Leanne. Pakiusap ni Leanne na kahit nandito na siya sa Pilipinas, kung pwede pa rin na mahabol yung kanyang indemnity pay na nagtrabaho kasi siya sa loob ng 10 mga taon. Yan naman ang sisikapin ng Bantay OCW at kung ano pa yung maaari namang mga benepisyo pa o pwedeng makuha ng ating kabayan sa pagbabalik mula sa Kuwait sa loob ng maraming mga taon na pagtatrabaho doon. Hayaan mo kabayang Leanne, sa anumang paraan, maaari pang makakuha tayo ng iba pang mga tulong sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, lalo na dito sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration. Bantay Kaso, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.